Personal na tinungo at iniabot ni Deputy Majority Leader at TGP Portales Representative Congressman Jose Bongteves Jr. ang mga gardening tools sa iba't ibang paaralan at mga liblib na barangay sa probinsya ng Catanduanes. Ang mga kagamitan na ito ay tulong alinsunod sa programang Gulayan sa Paaralan at Pangbarangay na isinusulong ngayon ng kongresista sa buong Pilipinas. Namimigay po tayo ng mga gardening tools sa lahat ng mga barangays at sa lahat ng mga eskwelahan dahil tayo po ay sumasama sa programa ng ating Pangulo, Pangulong President BBM na magkaroon ng food security dito sa ating bansa. Unang-una, yan din ang programa ng ating party list, ng ating TGP party list na magkaroon ng sapat na pagkain ang pamilyang Pilipino. Kaya nga, nakikiusap ako kasi tatlong ahinsya to na pinakiusapan ko na magsama-sama. Una, Department of Education na magtanim ng kanilang, meron silang programang gulayan sa paaralan. And then, yung mga barangays, magkaroon ng gulayan sa pangbarangays. At yung Department of Interior and Local Government, sila mismo ang magsasabi sa mga lokal na barangays na magkaroon sila ng programang urban gardening. Ganon din sa yung DepEd naman, kausapin at palakasin ang gulayan sa paaralan para masabihan nila ang mga teachers na talagang ito'y programa. At yung Department of Agriculture naman, siya naman ang magsiserve o magbibigay ng mga seedlings o mga garden tools na kailangan ng nabanggit na dalawang ahensya. Dagdag pa ng kongresista, ang probinsya ng Catanduanes ay isa sa mga lugar na mayroong malalawak na lupa kung kaya't napapanahon ito para sa ganitong programa at tsak na magiging tulong na rin sa mga residente lalo na sa kasalukuyang panahon. Nagpaabot naman ng tauspusong pasasalamat ang mga guro at barangay officials mula sa regalong dala ng kongresista para sa kanila. Malaking tulong po yun dito sa aming paaralan kasi eksakto meron kaming mga gulay, mga plat yung mga bata, tapos kulang yung gamit namin. So eksakto, tamang-tama talaga yung pagdating ng mga materials na dala ni Congressman Bongteves at saka yung mga seeds kasi malawak pa yung ano yung lupa dito sa San Vicente Elementary School. Maraming salamat kay Congressman Teves. Hindi lang yan dito. Dito ito, pakita na talaga, ebidensya na talagang tumutulong siya sa mga tao. Narinig din namin siya sa DCRS, tumutulong sa mga may sakit. Talagang tumutulong siya sa lahat ng tao. Napapanahon po yung pinigay na regalo sa amin kasi ngayon po meron po kaming gulayan sa paaralan. Malaking tulong po, lalo na yung mga seedlings. Malaking tulong to ma'am kasi hindi na kami bibili ng mga farm tools, lalong-lalo yung seedlings. Tamang-tama yung panahon na to para sa pagtatanim kasi tumila pala yung ulan. Ngayon palang gumanda yung panahon. Tamang-tama, napapanahon yung pagbigay ni sir. Maraming salamat po kay Congressman Bongteves sa binigay ng mga farm tools. Malaking tulong to sa mga farmer. Salamat po, Bongteves. Dahil sa pinagtaon mong mga gamit, nakaipuan talaga ng barangay, lalo nito ikang magka-project na yung about sa community garden. Malaking tuwan sa muya, lalo sa barangay. Taong going po ang pag-ano namo ng mga nagamitan ng gamit. Apo. Kasi naka-provide na kami ng location, inot na inot din, hindi na kami magpo-purchase ng gamit. Kasi may kusa ng bumigay. Importante po kasi kailangan namin sa aming pag-ano ng garden and pots. Very timely ang delivery. Sa kabila nito, si Ma'am Edin Lanon, guro mula sa San Rafael Elementary School, ay nagpaabot rin ng personal na pasasalamat sa kongresista at maging sa TGP party list dahil sa tulong na ibinahagi ng kapatiran sa kanyang asawa. Asawa ko na confined sa Daragang Hospital, kunyan bago siya ilabas, malaki yung yung bill, kunyan nagpunta kami sa TGP almost
70% ata yung natatulong sa amin. Kaya malaking tulong yung ano sa amin ng TGP. Kaya napasalamat ako ng malaki. Maraming maraming salamat kay Congressman TV sa kanyang programs dito sa TGP kasi malaking tulong sa aming pamilya. Lalong-lalo sa asawa ko. Ang programang Gulayan sa Paaralan at Barangay patuloy na isusulong at isasakatuparan hindi lamang dito sa probinsya ng Catanduanes, ngunit maging na rin sa iba pang parte ng Pilipinas. Sumuporta tayo sa kagustuhan ng ating Pangulo na magkaroon ng sapat na pagkain ang bawat Pilipino tulad nga siya sabi natin na food security. Kaya nga tayo umiikot kayo sa Catanduanes. Dahil tayo kahit alam naman siguro natin lahat, dahil bilang Deputy Majority Leader ay maraming naging trabaho sa Kongreso at maraming batas na pinasa namin. Pero ngayon nasa recess kami, sinasamantala ko na umikot dito kahit 3 araw and then after that, iikot naman ako sa ibang lugar. Hindi lang naman sa Catanduanes ako migyan dito kasi susundan ko ito sa Region 4A. Mamimigay din ako sa Region 4A ng tulad ng ginagawa ko sa Catanduanes at mamimigay din ako sa Bayan ng Bulacan sa Region 3. Sa kabuuan, ang hangarin ng programang makapagbigay ng sapat na pagkain ay maisasakatuparan lalo na kung ang lahat ng ahensya ay nagtutulungan para sa kabutihan ng sambayanang Pilipino. Jane D. Guzman, BHTV News.